or welcome na magpagamit sa kaharian ng Panginoon. Amen ba? Amen. So ngayon, kung mayroon mga Bible, labas na yung mga Bible, mga notebook, ballpen, kung gusto mag-take note, mag-anong na nga din. Huh? Hallelujah! So, tatawagin ko na, di po ako mag-share ng word of God sa gabing ito. No? Ako kahapon, ngayon naman, ang mag-share sa atin sa gabing ito is ang ating Pastor John Francis Cartier. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Sa oras na ito, Lord God, na pinagsama-sama mo kami sa lugar na ito. At ito ay iyong kinalaga na kami ay magkatipon-tipon. At iyong pinlano, Lord God, na kami ay magkaroon ng ganitong gawain. Salamat kay Wena Faith. Dahil itong ating babasahin ngayong oras na ito, ay isishare natin hindi lang sa mga tao ng ganito na kaupo. Lahat ng nakakarinig ay mabibigyan ng Word of God, salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi naman lagi tayo nakakapag-share ng Word of God. Because of when a faith, meron tayong gawain dito. So, sisimulan natin sa panalangin para tayong gabayan ng Diyos at bigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Thank you, Lord God, Father in Heaven. Salamat, Diyos Ama, sa oras na ito na Ikaw ang nagtalaga, Lord. Ito'y hindi aksidente, Lord. Ikaw, Panginoon, ang nagplano na kami ay makarinig ng iyong salita sa mga oras na ito. Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito, Lord. At Lord, we pray na bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan, pangunawa, Lord God. Buksan mo ang aming espiritual na paningin at ang aming espiritual na pandinig upang aming maunawaan at talaga naming matanggap sa aming puso at isipan, Lord God. Ang iyong banal na salita, Lord. Ito man ay maikling panahon, but Lord, move mightily. Kumilos ka sa makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa, Lord. Cover this place with your most precious blood. Walang anong abirya, anumang mga gawa ng kaaway na diablong satanas, pandaraya, anumang mga kanyang suligi ay aming binawasak, sinasawata. Hindi lang sa street na ito, maging sa buong lugar na ito ay yung i-cover mo, Lord, ng iyong banal na dugo. At walang anumang disgrasya, punuin mo ng pagpapala, Lord God. Punuin mo, Panginoon, ng blessing ang mga magkakapitbahay sa lugar na ito. In Jesus' name we pray, in the power of the Holy Spirit, everybody say, Amen and Amen. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pagsisimula po nito, nais ko rin magsalita about when a faith. Ako po ay si Pastor Jeff ng Word of Life Worship and Mission Center. Diyan po sa may Sapote. Ay, kung magugulat kayo, bakit kinapaliwanag ko, yung mga taga Word of Life naman kayo. So yun po ay para sa ating mga kapitbahay dito. Welcome po kayo sa Word of Life Worship and Mission Center. Diyan po sa may Sapote. Mission Church sa may harap ng gasoline station na ano yan? PTT gasoline station. Sa harapan, may building doon, Word of Life. Tuwing Sunday, ay welcome po kayo pumunta doon. Second floor, no? Kasi yung baba nun, ano eh? Kambingan ni Boss A na naging parisan at ngayon naging ukay-ukay na merong lugaw. No? Pero yung taas, simbahan po yun, welcome po kayo lahat. Amen. So, yung una po nakita si Wena Faith sa church, ang talagang unang-una kong tingin sa kanya kasi lagi yung mag-isa sa upuan. Hindi pa siya tamburiners noon. At the time, hindi pa siya nagtatamburin. Siya ay lagi nakaupo sa isang upuan. Siya lang talaga. Sabi ko, bakit mag-isa yung bata mag-isa lagi sa upuan? Sabi ko, ay, hello, good morning. Kasi mahilig akong magbati ng good morning, ganyan. Welcome. Pero siya titingnan na ako. Sabi ko, kailangan meron itong makasama. Meron siyang makasama na youth. Kasi ako, ganun ako eh. Pag meron akong youth na nakikita mag-isa, hindi ako mabahala. Nasabihan ko yung isang youth na, oh, samahan mo yan, ha, kayo partner, ganyan. Ayoko may naiiwan na walang kausap.
Kawasapin ko na agad yung youth pastor. Jason, bakit nag-iisa yun? Walang kausap ha. Kailangan merong magpo-focus. Di ba? Kasi, nung ako youth pastor, wala talagang naiiwan. Lahat magkakasama, pati yung idea nyo, sasabihin nyo, hindi lang idea ko, lahat yan, isa-isa yan. Sabihin mo yung likes mo, dislikes mo, lahat yan. So, tinignan ko yung si Wenapel, sabi ko, bakit hindi siya kumikibo? Hindi siya... Tapos, sinabihan ako ni Pastor Rick na, ano siya, mute, hindi siya makapagsalita. Hindi, nasisilaw nga. Kaya ako, hindi ko kasi kayo makita pag nakagaya, hindi ko makita yung, ayan, pag kaya kita ko yung ganda sa dulo. Ayun pala si Oli, ando yun. Si Oli, ando yan. So, talagang napakabuti na Panginoon sa buhay ni Wenapel. Kasi, hindi ko akalain na ganun pala ang plano ng Diyos. Na siya ay gagamitin sa tamburin. Sipin mo, meron siyang kapansanan, pero hindi yun alintana. Kasi pag sumayaw siya, pag nakita mo siyang sumayaw, sasabihin ko, mas magaling pa siya din sa iba. Yung iba, nagkakamali siya, talagang tuloy-tuloy. Kaya siya, tuloy-tuloy siya, dire-diretso. Talagang pinagpala talaga ng lubos si Wenapel. Gayun man sa physical, siya ay merong kakulangan, pero sa spiritual, ay talaga nag-uumapaw yung blessing. Kaya si Wenapel po ngayon ay nasa, ano na po siya, kasama na po siya ni Abraham. In Abraham Blossom. Kung saan yung merong mayaman at merong mahirap, di ba? Pareha silang namatay. Yung mayaman, tinatawanan niya lang yung mahirap na parang pulubi na puro sugat yung katawan, tinatawanan niya lang. Yun, si Lazaro, di ba? Tinatawanan niya, sabi niya, ano ba naman to? Puro sugat yung katawan, kadiri. Yung mayaman na yun, ay minanakaran niya lang, tapos sinesharan siya ng Word of God, hindi siya naikinig sa salita ng Diyos. Nagpasasa yung mayaman, talagang pag nagpa-party yung mayaman, lahat ng mga mayayaman sa lugar na yon, imbitado. May mamahaling alak at dumating ang panahon. Yung pulubi na yon ay namatay. Dumating ang panahon, namatay din yung mayaman, sabay silang namatay. Nung sila ay namatay, pareha silang napunta sa isang lugar. Pagising ng mayaman, sabi ng mayaman, aw, ang init naman dito, anong lugar to? Pero hindi po yun impyerno. Yun po ang tinatawag na lugar na Hades. Sa Hades po, hindi po impyerno yun. Yun po yung parang waiting pa lang tayo doon. Tapos si Lazaro, na puro sugat at pinagtatawanan niya lang dati, ay napunta sa Abraham's Blossom na tinatawag. At nakita niya si Abraham tsaka yung pulube, si Lazaro, ng sugat-sugat. Sabi ng mayaman, Amang Abraham! Tulungan mo ako, ang init dito, ayoko dito, sabi niya. Sabi ni Amang Abraham, diyan ka nararapat. Sabi niya, wala nang pag-asa. Baka pwede mo ako magkaroon ng pag-asa, wala nang pag-asa. Kaya sabi niya, naisip niya yung kapatid niya. Meron po akong kapatid. Diba? Yung mga kapatid ko po, baka pwede niyo pong sabihan tungkol sa bagay na ito. Sabi niya, baka pwede pong buhayin niyo si Lazaro. Yun yung ano niya, request niya, buhayin si Lazaro, bumalik sa buhay, at sabihan yung mga kapatid niya ng mabuting balita. Sabi ni Abraham, hindi na po pwede. Kahit na buhayin ko si Lazaro, bumuhay man tayo ng patay at magsalita ng salita ng Diyos, hindi pa rin maniniwala yung mga kapatid mo. Kasi noon pa nga eh, na si Lazaro ay buhay, hindi na pinaniwalaan eh. Ang gusto niya, buhayin si Lazaro, sabihin yung mga kapatid. So, ang pinaka-lesson natin doon ay ang tao pag namatay, meron tayong pupuntahan pang isang lugar. Amen? Hindi tayo parang bula na pupumutok. Wala na. Kaya si Wenapel ay nasa piling ng ating Panginoon. Babasahin po natin ang Bible. Kung may Bible kayo sa bahay,
Kunin niyo po yan kung meron kayong Bible na dala dyan, at kung walang dala, i-share sa katabi. Kung ano man ang ating mga nasa isip, ay tanggalin ang laman. Kung ang isang baso, bago yan malagyan ng bagong laman, kailangan tanggalin mo yung laman yan. Pag maraming laman ang isipan ng tao, ang hirap na tumanggap ng mga kaalaman, lalo na dito sa banal na salita. Lalo na busy-busy ka, dahil mong iniisip. Kaya pag nakarinig ka ng Word of God, parang wala, natatapon lang. So kailangan tanggalin natin yung laman at payagan natin ang banal na spirito ang magpuno nito hanggang umapaw, tapos ay ibahagi sa iba. Amen? Buksan natin sa Tito or Titus sa English, chapter 3, verse 5. Sa English, sabi sa English Bible, mamaya basahin din natin sa Tagalog, sabi sa English Bible, sa Titus, chapter 3, verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of generation and renewing of the Holy Spirit. So, may Tagalog dyan? Tito, chapter 3, verse 5. Tagalog. Tito, chapter 3, verse 5, sabi nito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuga sa atin upang tayo ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Bagong buhay, kaya po ang Word of Life, Worship and Mission Church International ay Born Again Christian Church. Tayo po ay Born Again Christian Church, Trinitarian, and Christ-centered, full gospel. Kaya ito pong tinuturo dito ay bagong buhay. Sabi po dyan, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Nung tayo ay wala sa Panginoon, tayo ay ligaw at hindi natin alam saan tayo patungo. Pero dahil sa Panginoon, ang kanyang buhay ay binigay niya, ang kanyang bugtong na anak ay kanyang inalay para sa atin. Ay ipapaliwanag po natin yan para mas klaro. Ay ipi-play natin yung video. Pwede Bluetooth dito. Painggan po natin na mabuti itong nakasulat sa Romans 8. Yan. Alam mo ito, 3 minutes lang ata ito. Napaka-ikli lang. Titigilan ko naman siya kung kailangan. So makinig. Ikawalong kabanata. Kaya nga, wala nang hatol na parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang hinihingi ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ay mga bagay na espiritual ang pinapahalagahan. Ang pagsunod sa laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, dahil nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo,
Hindi kay Kristo ang tao niyo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, kahit ang inyong mga katawan ay mamamatay dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil pinawalang sana na kayo ng Diyos. Kung nasa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding yan ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananatili sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ang likas na hiling ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliting namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napaka-importante po ng Romans 8. Napaka-importante po ng banal na Espiritu. Nung ako po hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala po akong banal na Espiritu. Ang Bible ay hindi ko po binabasa yan. Meron akong Bible dati na kulay blue, yung napakaliit na Bible. Maliit lang yun, yung blue. Di ba? Madalas yan sa bahay. Yan po ay aking numinipis yung Bible na yan sa akin. Dahil ay pinipilas ko at ginagawa kong pambalot ng marijuana dati. At ako ay high school pa lang noon. At hindi ko alam yung aking ginagawa ay yung salita ng Diyos pala yun. Pag binasa mo pala yun ay kaya magbago ng buhay ng tao. Kahit ikaw pa ay parang wala ng pag-asa, lubog ka na sa putikan, leeg na lang yung nakanggal, leeg na kalubog, parang wala ka ng pag-asa. Yung Bible pala ay salita ng Diyos na tutulong sa iyo para ikay makaahon. Sabi nga sa Bible, ang tao ay parang isang maruming basahan. Alam niyo yung basahan sa pinto, doormat? Ganyan kadumi ang tao. Sabihin natin yung ano, sa bahay natin may doormat tayo sa may bandang CR. Yun talaga matindi yun, di ba? Kasi nababasa, tatapakan, punasan. Pag yan ba'y madumi na, syempre, minsan may mga matyatsaga pa, nilalaban pa rin eh. Pero kahit laban mo talaga, madumi talaga, doormat talaga eh, di ba? So sabi, napakadumi ng buhay ng tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay pinaputi niya ng simputi ng niyebe. Amen? Paano mangyayari yan, Pastor? Badumi na nga eh, tapos pupuputiin ng katulad ng niyebe. Hindi natin kaya kung tao lang din ang gagawa para puputiin ang sarili niya at dinisin ang sarili niya, hindi natin kaya. Ginawa na po yan noon ng mga sinaunang tao. Ang ginagawa nila ay nag-aalay sila ng mga hayop, mga tupa, inaalay nila yung mga ani nilang gulay para sila ay mapatawad ng Diyos. Ganyan ang technique dati. Yung technique, no? Yan yung way ng pagpapatawad. Para mapatawad ka ng Diyos, kailangan mong mag-alay ng gulay, kailangan mong mag-alay ng hayop. Pero hindi sapat. Kaya nangyari, nung dumating na ang panahon ng New Testament, doon na ibinigay ang ating Panginoong Jesus. Doon na lumabas yung istorya na ang Panginoon ay napako sa krus. Dahil ang Panginoon po ay hindi siya makasalanan. Pero siya ang umako ng lahat ng ating kasalanan. Sipin nyo, pag napanood nyo yung Passion of the Christ, pag nilatigo siya, di ba? Kung napanood, di ba? Sino nakanood na Passion of the Christ? Di ba? Ako, naiiyak ako pag napanood ko kasi talagang sobrang tindi ng mga latay ng Panginoon doon. Pero sabi ng mga Bible scholar, kulang pa daw yung latay doon. Kasi sabi sa mga Bible scholar, sabi nila, ang parusa daw ng mga Romano noong mga panahon na yon ay mas matindi pa sa pinakita doon sa pelikula. Kasi ang Romans pala pang nagparusa, talagang grabe. Yung mga pamalo nila, yung talagang may mga tinik. Kaya tingnan nyo yung istorya, di ba?
Sabi ang Panginoon ay nilagyan ng krona ng tinik. Isa si binuon pa sa ulo niya, no, sa passion of the Christ. Sabi ng mga Bible scholar, ang Panginoon daw nung panahon na yun, nung pinarusahan siya, pati mukha nilalatigo. At hindi na daw makikilala ang mukha nung nilabas ni Jesus Christ. Nung inilabas siyang inarap siya sa mga Judyo. Hindi na siya makilala. Ganun. Hindi siya makilala kasi pati mukha niya, sugat-sugat. Kaya yung sa Passion of the Christ, hindi pa yun talaga. Peligula lang yun. Yung katotohanan, hindi na siya makilala sa sobrang dami ng latay sa katawan niya. Siyempre, ang iniisip ng mga Romans, makasalanan itong pinapalo natin, pero hindi nila alam, si Jesus Christ walang kasalanan. At ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. We praise you, Lord. Dahil tayo ay binigyan niya ng Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, Holy Spirit. Yan. Pag meron kang Holy Spirit, dun mo maiintindihan ang salita ng Diyos. Pag wala kang Holy Spirit, pag nagbasa ka ng Bible, parang walang dating. Parang inaantok ka. John 3.16. Ah, okay. Ganda ng letra. Walang Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka pa, nagbasa ka ng Bible, talagang yung Holy Spirit ay binibigyan ka ng wisdom, knowledge, and understanding. Ha, ito pa rin nakasulat. Hanggang di mo napapansin, nababasa mo na yung buong chapter. So, napaka-importante po na merong Holy Spirit. Ngayon, ang tanong po, paano po tayo magkakaroon ng Holy Spirit? Magsisimula po tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. We need to accept Jesus Christ. Bubuksan natin ang ating puso. At siya ay mapapasukin at paghahariin sa ating buhay. Sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Negosyo, sa trabaho, sa eskwela, sa pamilya. Siya ang dapat laging nauuna. Siya dapat laging laman ng puso at isipan natin. Kung dati pag nag-decide tayo ay pang sarili lang. Hindi, lagi tayo magkukonsulta sa Diyos. Lagi tayo magkukonsulta sa Kanya. Tama po ba itong gagawin ko? Ito po ba ang dapat mong gawin, Panginoon? At bibigyan kanya ng wisdom and knowledge and understanding. Hindi katulad dati, ang tao bumabasa sa sarili. Kaya ang nangyayari, nabibigo. Kasi failure nga talaga tayo. So, meron po ba dito hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Or nakapanalangin na hindi pa nakakapanalangin ng sinner's prayer? O gustong tanggapin ng Panginoon sa kanyang puso, lahat ng nakakarinig sa akin, kung nasan ka man, pwede ka manalangin, kung nandiyan ka man sa loob ng bahay, kung nandiyan ka nakaupo, tayo ay mananalangin sa Panginoon. Dahil ang oras na ito sa funeral service ni Wena Paint, alam ko na si Wena Paint kasama ng Panginoon at ang gusto ni Wena Paint ay lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, mama niya, kamag-anak niya, ay mapunta doon sa mabuting lagay. Amen? Sino mo nga yung mayaman, di ba? Gusto niyang sabihan yung kapatid. O mga Abraham, kahit yung kapatid ko na lang, sabihan. Kaya, itong funeral service na ito ay para po sa atin. Kailangan po nating tanggapin ang Panginoon at tayo po ay siguradong hindi na tayo mapapahamak pag nasa Panginoon tayo. Kung nais niyo pong manalangin ulit, okay? Hallelujah. Ako po, pag sinner's prayer, nagpipray pa rin po ako. Nananalangin pa rin po ako. At napakabuti na Panginoon sa bawat isa na nandito ngayon sa funeral service ni Wena Paint. Dahil pag ikaw ay nasa Panginoon, ikay hindi na niya tulad. Kaya mahalaga yung pagtanggap sa Panginoon.
Doon magsisimula po yan. Pag tinanggap po ang Panginoon, ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ikay magkakaroon ng bagong buhay. Born again. Amen? Buksan po natin sa John chapter 14, verse 26 to 27. Dito po ako magtatapos sa verse na to. Basahin natin sa Tagalog. Ito na po ang ating last verse. Kung may ballpen kayo dyan at papel, pwede nyo isulat. John 14, chapter 14, verse 26 to 27. Juan, sa Tagalog ay Juan, kapitulo 14, versikulo 26 hanggang 27. Yan, napaka-importante na mayroong Bible para sa bahay, nakakapagbasa-basa po tayo ng salita ng Diyos. Sabi dyan, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Hallelujah. Glory to God. Kaya pag ikaw po ay born again Christian na, sabi mo sa katabi mo, born again Christian. Dapat hindi na kayo nababalisa. Dapat hindi na kayo natatakot. Dahil hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala tayong bubong. Wala tayong ilaw ngayon. Lahat yan ipoprovide ng ating Panginoon. At higit pa dyan. Ang blessing ay patuloy na parating. Si Wena Faith, napakaganda na po ng kalagayan ni Wena Faith. Kasama na po niya ang Panginoon. At tignan niyo lang, sa picture pa lang, tignan niyo. Ganda ng smile. Diba? So, yun nga, hindi natin siya kasama ngayon dito sa mundo, pero darating ang time, makakasama natin si Wena Faith sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang maganda doon, hindi lang yun sa taon, dalawang taon, magkakaroon tayo ng bagong katawan, glorified body, uncorruptible body. Tapos doon mabubuhay tayo, hindi na natin kailangan magtrabaho doon. Hindi na natin kailangan na magnegosyo. Ang kulit mo na. Ang lupit mo no, sa langit ka na, nagninegosyo. Pabitikan siya, may. Wala na sa langit yun. Wala na kakatok na meralit ko sa langit. Dahil ang magsisilbing ilaw natin ay ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nagliliwanag sa langit. Kasi yung sabi nga doon sa Bible, siya ang nagsisilbing liwanag sa langit. Kaya hindi mo na kailangan ng meralit ko dun. Apakaliwanag. Kaya sa susunod, pag nag-preach ako sa church, ipipreach natin kung ano ba yung itsura ng langit. O, di ba? Gandang topic. Kaya tinabi ko na dati yun, di ba? Anong itsura ng langit? Kasi doon tayo, yun ang destination natin eh. Kaya tayo naging born again Christian. And hindi na dapat tayong mabalisa at hindi na tayo dapat matakot. Kasi nung ako'y wala sa Panginoon, lagi akong balisa eh. Ngayon, hindi ako nababalisa. Kasi alam ko ang Panginoon ay nasa akin, ako'y tutulungan niya, gagawin ko yung nararapat. At hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. So inayaya ko po tumayo ang lahat. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, 31, basahin ko lang na mabilis. Sabi dito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hallelujah. Pagkain, ano man yung ginagawa nyo, gawin nyo yan sa glory of God. Trabaho man yan, ikaw ay napapagod sa trabaho, ikaw ay napupuyat sa trabaho, ikaw ay nasasaktan sa trabaho, ikaw ay napapagod sa business,
Gawin po yung mga bagay na yan for the glory of God. Amen? Kaya ako nung nagtatrabaho ko, trabaho lang ako ng trabaho eh. Pero nalaman ko, dapat pag ginagawa mo yung trabaho mo, you are working, you are doing your job because you are worshiping God. You are glorifying God. Kaya pag ako ay nagtatrabaho, ang iniisip ko, ang aking pinaglilingkuran ay ang Diyos. Amen? So mananalangin po tayo at sabayan niyo po ako sa panalangin. Ako po mauuna. Susunod po kayo. Lahat po ng nakakarinig, pwede po kayo sumabay sa panalangin ito. Ito po ang tinatawag nating panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Dahil pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, sigurado, 100%, 101%, sobra pa. Kung ano man ang mangyari sa iyo ngayon o bukas, sigurado, garantisado. Sabi nga, ang tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Amen? So, tatanggapin natin ang Panginoon. So, let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Aming Diyos na buhay. Nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at ng lupa. Lumikha sa amin. Lumikha sa mundong ito. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na iyong binigay sa amin. Panginoon, ako po ay umaamin na ako'y isang mahina. Ako'y makasalanan. Nakakagawa ng mali. Nakakagawa ng kasalanan sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Okay, bibigyan ko kayo ng chance. Sabihin nyo kung ano yung nagagawa nyo na hindi kalugulugod sa Panginoon at patatawarin kayo ng Panginoon. Sa isip lang or ibulong mo lang. Okay. Hindi sabihin natin, maraming salamat, Panginoon. Ako po ay iyong pinatawad. Sabi mo po sa iyong salita, hindi mo lang ako pinatawad. Ako ay iyong nilinis at nilimot mo anuman yung kasalanan na aking nagawa. Salamat sa kapatawaran, Lord God. Ako ay iyong muling tinanggap at iyong binigyan ng chance, hope, upang magkaroon ng reconciliation sa Diyos Ama na nasa langit. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Lord, I pray. Ito, medyo nakasan nyo. Aking winawasak ang gawa ng Diablong Satanas sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, ay walang magagawa ang Diablong Satanas na negatibo. And we welcome ang Holy Spirit, ang kumilos sa aming buhay, pamilya at mga kapitbahay. Full of blessing! Maraming salamat, Panginoong Jesus. Cover this prayer with your most precious blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Po mananalangin. Ask ko po kayo panalangin, Lord. Sino man, Panginoon, ang nanalangin, siya man ay wala dito sa lugar na ito, o siya man ay nasa loob ng bahay, o sa ibang lugar. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang naitatago sa iyo, Lord God. Hayag o lihim ay alam mo. You are the omnipresent, omnipotent, and all power God. At alam mo ang nasa puso't isipan namin. Lord, cover us with your most precious blood. At ito'y patuloy na magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa iyo sa aming church. Diyan sa Sapote, Lord God, let your Holy Spirit move mightily sa buhay ng bawat isa na maging matibay ang pananampalataya sa iyo. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, in the blood of the Lamb, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin. Thank you, Lord.
Okay po, maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat kay Pastor Jeff sa kanyang mga salita.